Update, pinakamalalaki at pinakasariwang mga balitang kilala at TWIC News and Information Center ihahatid sa inyo sa oras na ito. Narito na ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rashid Locsin. At narito na ang headlines para sa news update ngayong December 12, 2022, araw ng Lunes. News update! Karagdagang kaso ng COVID-19 pumalo sa mahigit 1,000. Eddie Guillen itinalaga bilang bagong NIA Acting Administrator. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nakatakdang talakayin ang trade preference scheme ng Pilipinas sa European Union. Unang araw ng voters registration sa bansa maayos ayon sa COMELEC. Ilang kumpanya ng langis magpapatupad ng rollback bukas. Balita sa ibayong dagat, France at Ukraine pinagtibay pa ang relasyon. Balitang pampalakasan, Pilipinas sa football team naghahanda na para sa FIFA Women's World Cup 2023. News update! At para sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, pumalo na sa 4,050,045 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdagan ng 1,115 na panibagong kaso ng virus kung saan nasa 18,355 na ang active cases sa Pilipinas. Batay sa inilabas na datos ng Department of Health o DOH, nasa 3,966,788 na ang kabuuang bilang ng mga gumaling, habang umakyat naman sa 64,904 ang death toll. Naitala naman sa Metro Manila ang pinakamaraming dinapuan ng COVID-19 na may 5,579, sinundan ng Calabarzon na may 2,319, Central Luzon na may 1,130, Western Visayas na may 740, at Cagayan Valley na may 793. Samantala, tumaas naman ang naitalang COVID-19 positivity rate sa National Capital Region o NCR. Batay sinilabas sa datos ni Octa Research Fellow Dr. Guido David, sumirit ang positivity rate ng rehiyon sa 14.4% nitong December 10 kumpara sa 12.4% noong December 3. Maliban sa Metro Manila, tumaas din ang positivity rate ng Kalinga sa 57.9% mula sa dating 20.8%, nalagpas sa 5% threshold na itinakda ng World Health Organization. Samantala, lumobo rin ang positivity rate ng lalawigan ng Batangas, Bulacan, Cagayan, Cavite, Mountain Province, Nueva Ecija, Pampanga, Quezon at Rizal. Samantala, tuluyan ang tinanggal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto si National Irrigation Administration Acting Chief Benny Antiporda. Ito'y matapos italaga ni Pangulong Marcos si Eduardo Eddie Guillen bilang bagong NIA Acting Administrator. Sa isang pahinang appointment paper na may petsang December 9, ipinagkakatiwala ng punong ehekutibo kay Guillen ang pinakamataas na pwesto sa NIA. Nanumpa na rin si Guillen sa harap ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Guillen ay sinasabing dating alkalde ng PDIG Ilocos Norte. Wala pang pahayag sina Guillen at Antiporda hinggil dito. Matatanda ang pinatawan ng 6 na buwang suspension ng Office of the Ombudsman si Antiporda matapos sampahan ng mga kasong administratibo ng ilang empleyado ng nasabing ahensya. Samantala, siniguro ng Department of Social Welfare and Development ang tulong para sa mga pamilya ng 8 individual na nasawi matapos tangayin ang baha ang sinasakyan nilang jeep sa Tanay, Rizal. Sinabi sa DWIZ ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na kanila ring pagkakalooban ng tulong ang mga nasugatan sa nangyaring aksidente. Patuloy din anyang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa municipal local government ng Tanay, Rizal.
Nabatid na kabilang sa mga nasawi ang 7 senior citizens at 15 taong gulang na bata. Kagad naman tayong kumilos at sasagutin ng DSWD ang pagpapalibing ng lahat. Uh-huh. At bibigyan pa ng 10,000 na financial assistance sa kanilang pamilya at food packs. Yung mga nasugatan naman ay sagutin rin ng DSWD at bibigyan ng 5,000 pisong cash assistance at gayon din mga food packs. Yan ang tinig ni DSWD Secretary Erwin Tulfo sa panayam ng DWIZ. News update. Samantala, nakatakdang talakay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga leader ng European Union o EU ang generalized scheme of preferences plus ng Pilipinas. Makikipagpulong ang Pangulo at kanyang high-level delegation sa mga opisyal ng European Commission, European Council at European Parliament para pag-usapan ang EU GP Plus privileges. Sa ngayon, nasa alanganin ang estado ng GP Plus ng bansa matapos ang banta ng EU Parliament na ititigil pansamantala ang trade privileges sa harap ng mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao at kawalan ng press freedom. Magugunitang ang GSP Plus ang nagbibigay sa developing countries ng insentibo upang isulong ang mga programa para sa sustainable development at good governance. Inihayag naman ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson Attorney Rex Laujanco na naging maayos at mabilis ang unang araw ng proseso ng voters registration sa bansa. Sinabi ni Laujanco na isa sa nagpagaan ng proseso ay ang pagkakaroon ng form na maaaring ma-download online at maaaring fill upan bago pumunta sa mga registration site. Maliban dito, anya, ay nakatulong din ang pagbabawas ng mga kopya ng application form na isusumite na mula sa 3, isang kopya na lamang. Madali na ring puntahan ang venue ng pagpapatala dahil nagkaroon ng pilot test ang COMELEC para sa Register Anywhere Project sa 5 Piling Mall sa Metro Manila. Kasabay nito, isasagawa rin ang pilot test sa Robinson's Mall, Naga City, Robinson's Mall, Tacloban, at SM City, Legazpi. Magtatagal naman ang voters registration hanggang January 31, 2023 bilang pag-aanda na rin sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. News update. Samantala, patuloy ang paghikayat ng Philippine Embassy sa mga Pilipino sa United Kingdom o UK at Ireland na magpatala na para sa 2025 national elections. Partikular na ang mga hindi nakaboto ng dalawang halalan kung saan maaari silang magpa-reactivate ng kanilang voters record. Ito na rin ang pagkakataon ng mga Pinoy para ilipat ang kanilang voters record mula sa ibang foreign service post patungo sa Embahada ng Pilipinas sa London. Samantala, ilang Pinoy caregivers naman ang nanguna sa pagpapatala sa mga nasabing bansa. Kasado na bukas ang ipatutubad na malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng Clean Fuel, Petrogas, Pilipinas Shell Petroleum Corporation at Sea Oil Philippines Corporation, 1 peso and 70 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 3 pesos and 40 centavos naman ang tapyas presyo sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 40 centavos naman sa kerosene. Epektibo ang nasabing oil price adjustment ng kumpanya ng langis simula alas 6 ng umaga bukas, maliban sa Clean Fuel na magpapatupad naman ng alas 8:01 ng umaga. News update. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation o LTO laban sa may-ari ng sasakyan na umano'y sumagasa sa isang senior citizen sa Dapitan, Maynila noong isang linggo. Inatasan rin ng may-ari na dalihin ang kanyang sasakyan sa LTO North Motor Vehicle Inspection sa LTO Head Office sa East Avenue para ma-inspeksyon. Sa Webes, December 15, sa LTO Main Office naman sa lungsod ng Quezon.
Quezon. Iaalarma rin ang sasakyan para mapigilan ang may-ari na magamit sa mga transaksyon habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Pinagpapaliwanag rin ang driver kung bakit hindi dapat ito maparusahan tulad ng suspensyon o kanselasyon ng lisensya. Ayon sa salaysay ng 62 taong gulang na babae, nag-aabang lamang ng sasakyan sa dapitan para magsimba sa Quiapo nang atrasan siya ng kotse at bahagyang pumailalim. Pero sa halip na huminto ay tumakas pa ang driver. Malapit namang simulan ang paghukay sa isang construction site sa loob ng Department of Justice o DOJ. Ito'y kung saan natagpuan ang mga kalansay ng tao. Sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, kumuha na ng samples ng lupa ang UP Anthropology para matukoy kung kailangan pang maghukay sa paligid ng lugar. Maliban dito, hindi nila inaalis ang posibilidad na may makita pang kalansay ng tao. Makaraang matagpuan ang mga buto ng tao na pinaniniwalaang ilang dekada nang nakalibing sa naturang lugar. Nakatakda namang magpulong sina Justice Secretary Remulla at Forensic Pathologist Dr. Raquel Fortun kaugnay sa otopsiya ng 11 persons deprived of liberty mula sa New Bilibid Prison na naiwan sa isang funeral homes. News update. Balita sa ibang bansa. At balita sa ibayong dagat, pinagtibay ng France at Ukraine ang kanilang samahan para labanan ang Russia. Sa isinagawang pag-uusap sa telepono ni French President Emmanuel Macron kay Ukraine President Volodymyr Zelensky na tinalakay nilang maaaring mga kailangan ng Ukraine, ganun din ang pagsasaayos ng kanilang bansa na nasira dahil sa pananakop ng Russia. Ito na ang 43 beses na nagkausap ang dalawang leader. Nakatakda rin magsagawa ng conference ang France na dadaluhan naman ng nasa 70 state at international NGO na pangunahing tatalakayin dito ay ang pagsuporta sa Ukraine. Sa sports! At balitang pampalakasan, nananatili ang Philippine Women's National Football Team sa Auckland, New Zealand para sa FIFA Women's World Cup 2023. Ito ang inanunsyo matapos kumpirmahin ng FIFA ang mga Team Base Camp o TBC para sa lahat ng makikipagkompetensya sa showpiece events sa susunod na taon sa New Zealand at Australia. Habang mga atletang Pinay ay maglalaro ng kanilang unang dalawang laban sa Dunedin at Wellington. Ito ang unang pagkakataon na ang kalabang bansa ay magkakaroon ng mga nakatalagang TBC sa FIFA Women's World Cup. Ang TBC ay magsisilbing home away from home para sa mga koponan kasama ang kanilang training site at accommodations. News update. At yan ang mga balitang nakalap ng aming himpilan sa oras na ito. Susunod na ang musika at balitaan kasama si Patrol 3 Bert Mozo. Muli ako po si Rashid Locsin para sa News Update. Magandang gabi. Sumain niyo ang mga balita sa News Update. Muling sa inyo ang 15 balitaan dito sa DWIZ 882, Lunes hanggang Biyernes. News Update.